Bagong lahat, luma muna. Nung nilagay si D'Angelo bilang off the bench player sa last two games, merong naapektuhang player dito sa LA, si Max Christie. Before kasi nilagay si Dilo sa second unit, kasama pa siya noon sa rotation, nasa 16 minutes per game. Kahit pa paano, nakakapasok naman sa rotation si Max Christie. Pero nung nagpalit si JJ Redick ng starting unit, particular si Cam Reddish, naging 1 minute and 30 seconds na lang si Christie sa last two games. Ang inaasahan pa naman doon ng mga fans, mag-i-increase ang minutong nilalaro ni Christie ngayong ikatlong season niya dahil binigyan siya ng $32 million sa loob ng 4 taon. Long-term contract yun para sa kanya. Nag-post din naman si Max Christie about sa nangyayaring nawawala siya sa rotation sa second unit dahil nga mas pinili si Cam Reddish kumpara sa kanya. Ang naging resulta kasi noon, bumalik sa natural position si Austin Reeves bilang point guard. Mas nagagamit din ni JJ Redick si Cam Reddish bilang defensive player sa kabila. Mula nung naging point guard sa Austin Reeves, nagkaroon siya ng 23 points at 6 assists per game sa nakaraang dalawang laro. Pareho namang defensive player si Christie at si Reddish, magkaiba lang ng style. More on isolation defense si Christie, perimeter naman si Cam Reddish. Yung isolation defense si Christie, napipigilan niya or nakokontain niya ang isang player para makascore. Yung perimeter defense naman, all direction, kasama doon ang passing lane. Kulang sa Lakers yung perimeter defense dahil nga wala si Bando. Ang nagbabantay pa sa best player ng kabilang team si Cam Reddish ngayon. Tulad nung game sa Sixers na hinahabol ni Reddish si Paul George at siya talaga yung nagbabantay. Si PG pa yung best player ng Sixers noong time na yon dahil si Maxi wala, si Embiid wala rin. Yung ginawa kasi ni Reddick, na-solve nila yung dalawang issue, perimeter defense at yung bench scoring kasi nga si D'Lo nasa second unit. Sinabi rin naman sa ibang article na si Max Christie ay isang role player kaya hindi siya sigurado sa playing minutes. Madami nang dumaan na second rounder sa Lakers o role player na hindi naman nagagamit. Isa dati si THT na nakuha ng LA dati. Mas mataas yung minuto nilalaro niya kaso hindi ganong kabigat ang impact dahil ang natural position niya point guard, ginagawa siyang shooting guard. Ang natural position naman talaga ni Christie ay shooting guard. Sa build pa ng Lakers, kasama nila doon si LeBron. Kahit si Austin Reeves ang naging point guard, si LeBron pa rin ang most of the time na nagiging playmaker. Akyat si Reeves sa number 2. Magiging small ball naman ang lineup ng LA kung nilagay doon si Christie. Kasi kalimitan, ganun na nangyayari sa defense ng Lakers nung magkasama si D'Lo at itong si Austin Reeves. Hindi nila mapigilan yung best player sa kabila. Kahit pa ibinaba si D'Lo sa second unit at kung si Christie ang ilalagay naman niya bilang kapalit ay same scenario pa rin yung mangyayari. Dahil naman sa natural position ni Cam Reddish ay small forward, kahit mag-switch siya mag-a-adjust pa rin sa defense at offense dahil lumalabas number 4 si Hachimura or kaya si LeBron. Kaya si Cam Reddish either 2 and 3 ang position niya. Isa pa doon, 6'7 or 6'8 si Reddish, nasa 6'4 or 6'5 naman si Christie. So malaking pagkakaiba yon sa height. Dahil kung ang babantayan ni Max Christie ay katulad ni Kevin Durant, Cade Cunningham or Paul George, malaki na agad ang advantage yung dalawa sa height limit pa lang. Ang sinabi naman kasi ni Redick, media day pa, gagamit lang siya ng 9 player rotation. Kailangan ng mga player sa bench na makipag-compete sa isa't isa. Sinabi niya doon na sinigurado lang niya makakakuha ng minuto si Dalton Kinect, yung rookie nila. So meron pang 3 sa bench. Since ibinaba si D'Lo, naging 2 na lang yung available. Dahil sa record ng Lakers yun last season na 23-10 kapag sina Reeves, LeBron, AD, Hachimura at D'Lo yung nilalagay sa starting 5 or yung may mataas na minuto. Dahil sinabi na rin naman ni JJ Redick, gumagamit siya ng stats kung paano niya gagawin yung play ng Lakers ngayon. Meron pang 2 player ang hindi bumabalik, si Christian Wood at si Bando. Kaya kapag bumalik si Bando or kaya si Christian Wood, meron pang bababa doon sa rotation. Dahil si Bando malamang ilagay din sa starting unit ng Lakers kapag nakabalik at nakarecover na sa injury.